lahat ng hilingin mo sa Allah, basta mabuti, ibibigay. Ang formula para ay kumain ng halal. Ngayon, ang problema ngayon ay, Ustad, sasabihin sa iyo, pwede ba na yung aking paninda na haram gastusin sa halal? Ah, sabi mo, pwede. Pang sulit mo sa aking mag-guru, okay na okay yan. Tinuruan mo pa siya. Ha? Ito ay lagi-lagi nagaganap. Pasinta. Magpapatayo tayo ng muski. Magsusuldo tayo ng mga guru. Saan natin inilalakad ang sadakawas? Sa mga nagtitinda ng haram. Dahil lang dyan, nakikita nung nagtitinda ng haram, okay pa lang pa dito. Kasi ustad mo eh, gustong-gusto eh, pinagduwa pa nga ako eh. Pinigyan ko niya yung sarakabas. Kinukonsente natin ang haram sa halip na magpapilat. Ngayon, kahit po billion-billion dolyares ang gastusin mo na mula sa haram, walang saysay. Useless. Wala kang panalo sa piso na galing sa halal. Kahit na magsadaka ka pa, magpatayo ka ng TV station, radio station para sa dawa, magpatayo ka ng mga madrasa, lahat na ng pera mo, gugulin mo kung galing ito sa haram. Pakikinabangan ng mga tao, pero ikaw, wala kang pakinabang. Wala kang katimbala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang katibayan, sabi ng hadith ng Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kaya huwag mong isipin ha, na kumita ka ng haram, pag minana ng anak mo, nagiging halal, ibig sabihin transfer of ownership. Mula sa iyo, inilipat sa anak mo, ang haram maging halal. Ito hadith, pasahin natin. Pakinggan natin yung hadith. Kasi marami na natiran na hindi na baling galing sa haram, basta ang mga nagagamitin sa halal. Hindi na baling galing sa nakaw, basta gagamitin sa tao. Hindi na baling galing sa baboy, basta gagamitin sa kaiwan. Pakinggan ito. Kapag ang isang tao ay nagmamay-ari ng isang haram na kayamanan, at pagkatapos ibinigay ito sa sadaka, ito ay hindi tatanggapin ng Allah. Kapag ito ay ginugol, itong haram, ito ay hindi lalago. Kapag ito ay iniwanan sa kanyang mga tagapagmana, iniwanan mo sa misis mo, mga anak mo, yung kayamanan na galing sa kulimbat, galing sa haram. Kapag iniwanan ito sa kanyang mga tagapagmana, nag-iiwan siya ng isang bagay na magdadala sa kanila sa impyernong apoy. So yung iniwanan mo sa misis mo na galing sa haram, yan pala ang magiging mitsa ng ikatutupok niya sa apoy. Hindi kailangan ng Allah ang bilyon. Nagkastusin sa landas ng Allah, ang gusto ng Allah kahit piso, basta malinis na galing sa halal. Hindi naman tinitingnan ilang building na itayo mo na dawa center. Hindi naman tinitingnan ng Allah gaano kalaking masjid na naitayo mo, gaano ka grand mosque ang tinitingnan ng Allah. Kahit na ranggar ang naitayo mo galing sa malinis, galing sa halal. Yan ang tinitingnan. Eh, hindi tinatanggap ng Allah servisyo ng galing sa mga marumi. Kahit billion dollars ang tinatanggap niya. Napakaliit, pero servisyo ng galing sa malinis. Kaya huwag na huwag ka ng mangarap na manalo sa luto na magpapatayo pa ng muski. Pagkarami-rami Muslim, nakatutok pa, nakapila sa luto. Pag nanalo ako, magpapatayo pa ng muski. Kahit nagpatayo pa ng muski, useless. Wala kang ganting pala. Bagkos, may parusa ka pa. Sugal. Ganitong edukasyon, mga tustad, tayo ng mga operator ng mga madrasa, ito yung kailangan natin maipunan. Dahil nga, paulit-ulit natin sinasabi, ang mission natin, we want to produce 4 generations. 100 years ang target natin. Na itong sumunod sa atin na henerasyon, mas gumaling sa atin sa larangan ng ibada, mas magaling sa atin sa larangan ng takwa, mas magaling sa atin sa larangan ng iman, mas magaling sa atin sa larangan ng ilmu.
This is how we can produce this community. Para ang susunod sa kanilang henerasyon, ganoon din ang format na gagawin. Next generation, ganoon din ang format na gagawin. Pang-apat na henerasyon, 100 years from now, hindi na tayo uto-uto. Parating uto-uto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Maraming salamat, Professor, and General Geza. Sana tanggapin sa kanya at sa atin ang lahat ng mga narinig natin at sana umalap sa puso natin yung lahat. Mahirap maniwasan ang halal, pero kapin natin. Mahirap iwasan ang mga haram dahil halos lahat ng paligid natin ay nandiyan na. Pero kaya pa naman. Ha? Kaya pa naman iwasan hanggat kaya. Pero kung hindi na talaga kaya, ikakamatay na. Pwede naman siguro. No? Kung ito na kaya rabangin, wala atin pala, is malay. Pero yung iba, ginagamit nilang, hindi ako nakukumenta, kung ko lang ito, at isip ko lang doon. Sabi na hindi, kasi dito sa Manila daw, walang restaurant dito na halal. Kaya pwede daw kumain ng hamburger. Eh bakit doon sa Quiapo, di ba? Sabi nila, dahil dito sa Manila, motor daw ang tao dito. Ang motor, ay kung nasyasakang lugar na wala ka ng makain maliban doon, at pamamatay ka na, pwede kang kumain ng konti lang, hindi ka magpabusog, para lang para ka lamang makasurvive. Eh kung kakain ka ng hamburger ng taglima, hindi na siguro itirari. Hindi na nitirar, kahit papapasarap na yun. So yun yung mahirap doon. So, sana tanggapin ng ala sa atin lahat, ang mga narinig natin, talatatalab sa puso natin, at sikapin natin yung sala na maitatbik natin yun, ma-implement natin sa atin araw-araw na pamumuhay. So siguro, sinong gustong magtanong, meron kayong gustong i-clarify kay Professor